Pero magulat ka. Ang daming tao rito kaninang morning. Hindi sila natakot na sila ay mawisikan ng tubig at sumpungin sila ng rheumatoid arthritis. Hindi, inuna nila ang Diyos. Katulad mo rin, tiyak naligo ka. Dahil hindi ka takot sa tubig. Amen? Hindi ka rin takot sa hangin. Amen po ba? Yan. Sige. Ngayon po ay may paksa akong tatalakayin sa inyo. And this is one of the reasons why I stand before you today is to share this message that the Lord has placed in my heart. And I know na magbubukas yan ng puso mo at patitibayin nito ang iyong pananampalataya. At pasisiguruhin ng mensaheng ito na tunay anuman ang mangyari, pupunta ka sa langit. Ilang sa inyo, hindi kayo tiyak na pag namatay ka ngayon, hindi ka mapupunta sa langit. Taas ang kamay. Huwag ka nang mahiya. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang mahiya. Hindi man nagtaas ng kamay ang marami sa inyo. Pero sure ako, pag tinanong ka personally, pag namatay ka ngayon, saan pupunta ang kaluluwa mo? Sa langit ba? O sa impyerno? Maaaring masagot nyo, hindi ko alam eh. Pero baka 50-50 sa impyerno. O kaya 50-50 sa langit ako pupunta. Ngayon, para matiyak natin na ikaw ay lalabas sa lugar na ito, nakakatiyak ka na ikaw ay ligtas, ang paksa natin ngayong hapon is about the fourfold gospel of Christ. Ang apat na fold ng gospel ni Christ. Anong ibig sabihin ng fourfold gospel of Christ? Ibig sabihin niyan ay summary of the gospel of Christ. Ito yung summary. Ito yung kabuuan niya ng patungkol sa gospel ng ating Panginoong Hesukristo na kailangan mong maintindihan at malaman. Now, before we proceed further, we need to identify what is the gospel. Ano ba ang gospel? The gospel is good news about Jesus Christ. Ito ay mabuting balita patungkol kay Jesus. Mabuting balita hinggil kay Jesus. So napakalaga na ating maunawaan at maintindihan ang gospel ni Jesus Christ. Noong unang panahon, ang salitang gospel ay walang kinalaman hinggil sa bagay ng relihiyon o walang kinalaman ito patungkol sa mga religious thing. Pero ngayon, when we talk about the gospel, alam natin, tumutukoy yan sa religion. Amen? Pero nung unang panahon, wala. Pag meron pong isisilang na anak ng hari sa kaharian ng Roman Empire, meron pong mensahero ang mga nasa palasyo at ipinapakalat sa lahat ng mga bansa na nasasakop ng kanilang kaharian ang tinatawag na gospel. Ano yon? Ibinabalita ang mabuting balita na meron na ngayong anak ang hari na susunod doon sa hari. At ang tawag doon is the gospel. Announcing the birth of the son of the king. At alam natin, pag anak ng hari, siya yung successor sa pagiging hari. Kaya itong salitang gospel na ito, this is antagonistic
doon po sa konsepto ng mga hari noong panahon na yan. Bakit po kamo? Para sa kanila, ang gospel is the announcement of the coming king. Pero dito naman, nang isilang si Jesus Christ, merong announcement ibinigay ang anghel patungkol sa pagkakasilang ng Messiah o ng hari. At yun po, kapatid, is another gospel. Kaya ngayon, hanggang sa tayo'y isilang at naging tao ka at laking tuwa ng magulang mo dahil doon, dumating sa atin ngayon ang word na gospel, no longer na ito ay isang wikang hindi pang spiritual, kundi pang spiritual na ang salitang gospel sa atin. Announcing the coming of the King. Kaya nung unang panahon, pag nagpahayag ka ng gospel about Jesus Christ, mapapasapanganib ang buhay mo. Dahil para sa mga under the Roman Empire, isa lang ang hari. Yan ay ang Caesar. Pwedeng si Augusto Caesar, si Julius Caesar, si Septimo Caesar, si Octavius Caesar. Yan ang mga emperador ng Roma. Pag merong sinasabing gospel, there is an announcement of the coming king. Eh, kami ang hari, kami ang emperador eh. Babangga po yun, kapatid. Kaya ang daming Christians pinupugutan ng ulo. Dahil tinanggap nila yung gospel of Jesus Christ, announcing the coming of Jesus Christ as the Messiah, as the King. Pag tinanggap mo si Jesus the Messiah, ang kapalit ay pugot ng ulo. Dahil para sa mga Roma, isa lang ang hari, and that is the Emperor of Rome. Pero dito, kapatid, napakalagang malaman natin na merong tunay na hari, at siya ang hari ng mga hari, walang iba kundi si Jesus Christ. That's why ang gospel ngayon is the good news about Jesus Christ. Why the gospel is very important to discuss or to preach? Bakit napakahalaga na i-discuss ang gospel? Alam po ninyo, mga kapatid, iniisip ng maraming mga Christians na ang gospel ay New Testament lamang. Bagong tipan lang ang gospel o ang mabuting balita about Jesus Christ. Pagdating sa Old Testament, wala nang gospel. Kasi hindi na raw binabanggit si Jesus doon sa Old Testament. Sa New Testament lang. Hindi po. Ang gospel po ay from the Old Testament to the New Testament. Bakit ko nasabi ang mabuting balita patungkol kay Jesus ay mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan? Sapagkat sa lumang tipan o matandang tipan, si Jesus Christ ay ipinangangaral ng mga apostol. Ang gamit nila Pedro, nila Pablo sa pangangaral ng gospel is not the New Testament Bible. Why? Because there was no New Testament Bible yet. Hindi pa nagagawa ang New Testament Bible. Oo, may mga naisulat na sila na Mateo, Marcos, pero hindi pa po sila nalimbag as New Testament Bible. Ang gamit noong araw sa pangangaral ng mabuting balita is the Old Testament. At yan ay sinabi ni Pablo sa 2 Timoteo 3:15. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Tignan niyo ang Bible ninyo. Ano ang sabi ng 2 Timothy 3:15? Mula sa pagkabata, sabi niya kay Timothy, ay nalalaman mo ang banal na kasulatan na makapagbibigay sa iyo ng karunungan patungkol sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sino raw ang magbibigay ng karunungan kay Timoteo para sumampalataya sa kay Jesus Christ?
itong sinasabing the sacred scriptures. Yung sinasabing sacred scriptures does not or did not pertain to the New Testament. Because at the time of the writing of 2 Timothy, there was no New Testament Bible yet. It's very clear dapat. Wala pa pong bagong tipan na Biblia. Ang bagong tipan po, kapatid, ay naiayos lamang yan pagpasok ng 4th century AD. Doon lamang po nagkaroon ng tinatawag natin na canonicity ng New Testament. At doon lamang kinilala na ang New Testament Bible is the Word of God. Pero prior to that, ay ang New Testament Bible ay hindi pa po ito naaayos at nakukumpleto. Kaya wala pa pong masasabing New Testament Bible. Ang Bible na hawak nun ay ang matandang tipan. Ang matandang tipan ay binubuo ng aklat ng Genesis hanggang aklat ng Malakay. Yun po, 39 books ng Old Testament. At dito makita ho natin, kapatid, na ang gospel, what is the gospel? Good news about what? Jesus Christ. Ang gospel ay ipinangaral sa matandang tipan. Paano maipangaral si Jesus Christ sa matandang tipan? Sapagkat makikita ho ninyo sa John chapter 5 verse 46, si Jesus Christ mismo ang nagsabi. Kaharap niya ang mga bihasa sa matandang tipan. John 5:46, and this is what Jesus said to them. If you believe Moses, kung naniniwala kayo kay Moses, dapat sabi ni Yesu Cristo, maniwala din kayo sa akin. Bakit nga sinabi yun sa mga Sadducees and Pharisees? Sapagkat si Moses, sino si Moses? Siyang sumulat po ng first 5 books ng Old Testament from the book of Genesis to the book of Deuteronomy. Ang tawag ng mga Hudyo sa unang 5 aklat, sa Bible, aklat ng Genesis, sumunod, aklat ng Exodus, sumunod, aklat ng Leviticus, sumunod, aklat ng Numbers, 5, aklat ng Deuteronomy. Ang tawag ng mga Hudyo dyan ay Book of Torah. Book of Torah. Ang mga Christians, ang tawag naman dun ay Pentateuch. Na ibig sabihin ng Pentateuch, Greek word po ang Pentateuch, meaning the 5 books. Yung Torah naman, meaning the instruction or teachings of God. So ang sabi ni Jesus, si Moses ay sumulat patungkol sa kanya. So yung matandang tipan pala, patungkol kay Jesus yun. Ano ang itinuturo, kapatid, ng Book of Genesis? Sino si Jesus sa Book of Genesis? In the Book of Genesis, Jesus is the Creator. Siya ang manglilikha. Sapagkat dun pa lamang sa aklat ng John, kung i-compare mo ang Genesis 1, in the beginning, God created the world. Amen? At pagdating ng John 1:1, in the beginning was God, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, and without Him was anything made that was made. And that Word became flesh, and dwell among us, and we beheld His glory. At sino yun? Si Jesus Christ. Siya po ang creator sa Book of Genesis. Pagdating po sa Book of Exodus, sino si Jesus? He is the great I am. Exodus chapter 3 verse 14, nakita ni Moses, naglalagablab yung maliit na punong kahoy. Hindi nasusunog. Sabi niya, ibang klase ito. Ibang klaseng apoy. Apoy, pero hindi naman natutupok yung sinusunog nito. Lumapit siya, mamaya may nagsalita mula doon sa mababang punong kahoy na naglalagablab. Moses, Moses, hubarin mo ang iyong panyapak. Sapagkat ang lupang iyong kinatatayuan ay banal. Hinubad ni Moses ang kanyang kasuotan at lumuhod siya. At
sinabi sa kanya ni I am, sinusugo kita sa mga Israelita. Bumaba ako dahil nakita ko ang kalagayan ng aking bayan at aalisin ko sila dyan at dadaling ko sila sa lupang pangako. Ang sabi ni Moses, pag tinanong po ako ng mga Israelites, ano ang pangalan niya ng Diyos na nagsugo sa iyo, Moses? Ano pong sasabihin kong pangalan niya? Ang sabi ng Diyos kay Moses, I am who I am. At sino yung I am who I am na yan? Pagdating sa New Testament, John 8 verse 58, nang sinabi ni Jesus Christ sa kanila na nakita na ni Abraham ang aking kalwalhatian, na bigla yung mga religious leaders kumuha ng bato. Ano? Ang bata-bata mo pa lang eh. Nakita mo na at nakita ka na ni Abraham? Anong sabi ng John 8:58? I assure you. Tagalugin mo nga yung I assure you. Tinitiyak ko sa iyo, before Abraham was, I am. Take note, nung sinabi ng Diyos kay Moses, I am ang pangalan ko. Sabi mo, sinugo ka ni I am. At ang sabi ni Jesus Christ, before Abraham, bago palang isilang si Abraham, ako ay si ako nga. So, Book of Exodus, sino si ang Book of Exodus? Si Jesus Christ. So, yan ang pinapangaral po ng mga apostol mula sa matandang tipan. Tinuturo nila si Jesus gamit ang Book of Genesis. Tinuturo nila si Jesus gamit ang Book of Exodus. And how about the Book of Leviticus? The Book of Leviticus, ipinapakilala naman sa Book of Leviticus kung sino si Jesus. Siya po yung tinatawag na sacrificial lamb. Siya po yung pinapatay na kordero na inihahandog para sa kasalanan ng bayang Israel. Sa tuwing maghahandog sila sa Diyos, para mapatawad sila sa kasalanan, naghahandog sila ng hayop. Ang pipiliin nilang hayop na papatayin ay isang taon lang at walang kapintasan na kordero. Pagdating sa sulat ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 5 verse 8, sino ang pinatay na kordero? Si Jesus Christ. Ayan. Verse 7. 1 Corinthians 5 verse 7 natin para maging malinaw. Ilipat, sa verse 7 mo ilagay. Ayan. Ano ang sabi? For Christ, our Passover lamb has been sacrificed. Yan po ay nasa Book of Leviticus. Ngayon, pagdating ng Book of Numbers, sa aklat ng bilang, mababasa nyo dyan sa Numbers 24 verse 17, nag-prophesy si Balaam at ang sabi niya, nakita ko ang bituin ni Jacob na may daladalang authority na magahari sa sambahayan ng Israel. Ang sabi, I saw the star from Jacob. I saw the scepter coming from Jacob. Pagdating ng aklat ng Mateo, New Testament, narito ang ilan yon? Hindi mabilang na mga magi o wise men. Pumunta sila sa Jerusalem at sabi nila, where is he who was born king of the Jews? Because we have seen his star from the east. Nakita namin ang kanyang bituin sa langit, sa silangan. Eh ano ang sabi ng Book of Numbers 24:17? May lilitaw na bituin ni Jacob. At sino yung bituin yun? Si Jesus Christ. Again, Book of Numbers teaches us about Jesus Christ. And how about the Book of Deuteronomy? Ang itinuturo naman ng Deuteronomy patungkol kay Jesus Christ, Deuteronomy 18 verse 15, ang sabi ni Moses, magtatayo ang Diyos ng isang propetang katulad ko.
siya ang inyong pakikinggan. At sino kapatid yung sinasabi ni Moses na yon na prophet na binabanggit sa Deuteronomy 18 verse 15? This refers to our Lord and Savior, Jesus Christ, the prophet of all prophets. So nakita ho natin dito, from the Old Testament, pinapakilala na po si Jesus Christ. May gospel na. And sa New Testament, ang New Testament Bible natin, ang main focus ng New Testament ay si Jesus Christ. Kaya meron tayong four books of the gospel. The book of Matthew, book of Mark, book of Luke, and book of John. Diyan po ay nakalatag ang buhay ni Jesus Christ, ang kanya pong ginawa, ang kanyang mga katuruan ay nasa book of the gospel sa New Testament. So, ang New Testament nakapokus din kay Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang kabuuan ng gospel. From the Old to the New Testament. Kaya huwag kayo magtuturo na walang gospel sa Old Testament, sa New Testament lang. That's not true. Sapagkat ang gospel ay pinakilala ng mga apostol gamit ang matandang tipan. Pinangangaral nila si Jesus Christ. At si Jesus Christ mismo ang nagsabi, si Moses, sumulat ng Old Testament, ay nagsulat para sa akin. Nawa, lubos ninyong maunawaan ito. Ngayon, bakit ang gospel ay napaka-importanting pag-usapan at napakahalagang ituro o ipangaral ang gospel na ito? Why? You know, first, the salvation of people is coursed through the proclamation of the gospel. Alam niyo bakit napaka-importante na yan? Mapakinggan mo yan. Dahil ang pamamaraan ng Diyos para maligtas ang tao ay sa pamagitan ng pagpapahayag ng gospel o ng mabuting balita patungkol kay Jesus Christ. Hindi maliligtas o papasok sa langit ang isang tao na hindi niya naririnig na ipinangangaral ang gospel o ang mabuting balita. Kahit kabait-bait pa ng taong yan, kahit ang taong yan ay sinasabing napakagalang at matulungin sa kapwa, hindi pa rin siya papasok sa langit. Makakapasok lamang siya sa langit kung sasampalatayanan niya, paniniwalaan niya at tatanggapin niya ang gospel o ang mabuting balita ni Kristo Jesus. Anong sabi ng Romans chapter 1 verse 16? Pakibasa nga natin ang Romans 1:16. Basahin natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Yes, tingnan ninyo sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma. Ang sabi niya sa Tagalog, hindi ko ikinahihiya ang gospel o ang mabuting balita. Ikaw ba nahihiya ka ba? Nahihiya ka ba na i-share mo ang gospel sa mga classmates mo, sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga barkada mo? Nahihiya ka bang i-share ang mabuting balita patungkol kay Jesus Christ? Huwag kang mahihiya. Tumulad ka kay Pablo. Ang sabi ni Pablo, I am not ashamed. Hindi ko kinahihiya ang mabuting balita. Bakit hindi niya kinahihiya? Sapagkat ang sabi niya, it is the power of God. Wow! Ang gospel o ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos. Para saan? It is the power of God that brings salvation. Ito'y kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa tao.
Kaya ang tao, hindi pwedeng pumasok sa langit kung hindi niya mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa langit kung hindi mo nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. At saan mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Sa gospel. Pag ito'y pinaniwalaan mo, ito'y tinanggap mo sa iyong puso, magbibigay ito ng kaligtasan sa iyo. At ano ang sabi? Ang kaligtasan ay para sa bawat isa. Anong sabi? It is the power of God that brings salvation to everyone. Ano man ang lahi mo, hindi ka man Pilipino, Inchik ka man, ikaw man ay Hapon, ikaw man ay Amerikano, o any nationalities, mahalaga kapatid, tanggapin mo ang gospel sapagkat ito'y maghahatid sa iyo ng kaligtasan. Ngunit hindi ito basta-basta matatanggap mo ang kaligtasan o makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan para pumasok ka sa langit. Ang sabi diyan, it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Napakahalagang paniwalaan mo to. Napaka-importanting sampalatayanan mo ang mabuting balitang yan. At tingnan nyo, inihahatid ang gospel unang-una sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, mga Israelita, kailangan makarinig sila ng gospel. Mga pinili ng Diyos yan. Pero bakit kinakailangan pa nilang makarinig ng gospel? Kasi kailangan nilang pumasok sa langit. Hindi porke sila ay pinili ng Diyos, papasok na agad sa langit yan. Kailangan nilang marinig ang mabuting balita patungkol kay Jesus Christ. Ganun din sa iyo. Huwag mong sabihin, napakabait mo at diretso ka sa langit, napaka-reliyoso mong tao, kaya pag namatay ka, pupunta ka sa langit. No! There is no other way para pumasok ka sa langit malibang sampalatayanan mo ang napapakinggan mong gospel, which is the good news about Jesus Christ. Kaya pag hindi mo ito napakinggan, ang pinapakinggan mo lang kapatid ay mga kwento ng sino man at hindi ng mabuting balita about Jesus Christ, hindi ka maliligtas. Amen? Kaya importante po, pinapakinggan mo yan. Hindi mo ipinipikit ang mata mo sa pakikinig mo ng gospel. Dahil pakapagdilat mo, apoy na lang ang susumbol sa... Antok na antok ka mamaya. Pagdilat mo, nagulat ka. Nawala ka sa church. Puro apoy pala ang nakapaligid sa iyo. Kasi bakit? Because you do not regard the gospel as very important in your life. Hindi mo siya kinilalang importante ang gospel na napapakinggan mo. Kaya tinutulugan mo. Pinipikitan mo. Kaya ang isip mo naglalakbay sa ibang bagay. Kaya ikaw may hawak ng cellphone, baka ikaw kapatid ay may mga tinetext-text ka pa dyan. Hindi ka lubos na nakikinig sa gospel. Pag hindi mo pinakinggan ng gospel, hindi mo pinahalagaan ng gospel, mapupunta ka sa lugar ng pagdurusa. Pwedeng tatawa-tawa ka at ayaw mong maniwala. At sabi mo, to see is to believe. Sige, kapatid, huwag kang sumampalataya. Huwag mong baliwalain mo ang napapakinggan mo. Pwedeng umuwi ka na. Huwag mong tanggapin ang napapakinggan mo. I-try mo. At maaaring mamaya pagtulog mo, hindi ka na nagising. Binangungot ka na. At huli na ang lahat nang mapunta ka sa impyerno. Wala na, nandoon ka na eh. Hindi ka na makakaalis doon. At doon ka nilang iiyak ng iyak, sayang, Lord, napakalaga pala ng gospel. Yes. Because there is no other way para pumunta ka sa langit. Huwag mong sabihin, miyembro ka ng isang napakalaking denomination, isang relihiyon, na milyon ang bilang ninyo. At may pagmamalaki mo, ako, member ako ng ganitong simbahan. No! Hindi po pwede, kapatid. Dahil ang kaligtasan is by way of hearing the gospel of the Lord. Kaya ang sabi ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes.
At ang second, kapatid, bakit nakita natin dito na ang gospel ay napakahalagang bagay na kailangang mapakinggan, di lang ikaw, pati loved ones mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, classmates mo, boyfriend mo o girlfriend mo na wala dito. Bakit napaka-importante niyan? Because the central focus of the gospel is Jesus Christ alone. He is the main focus of the gospel. Kaya napakalagang pag-usapan ang patungkol sa gospel. Ang sentro, kapatid, ng pag-uusap patungkol sa gospel ay hindi ang kapitbahay ninyo na pinag-uusapan niyo ang kanyang buhay pati kapintasan. Kundi ang sentro ng iyong, kapatid, kaisipan patungkol sa gospel ay si Jesus. At ano ba ang patungkol kay Jesus? Ano ba ang pinag-uusapan patungkol kay Jesus sa gospel? Number one, Jesus is the Savior. Yan po, kapatid, ang tinatawag nating gospel. Yan ang isa sa summary ng gospel. Si Jesus ang tagapagligtas. That is the gospel. Jesus is the Savior. Alam niyo po, si Jesus, bago pa lang ito isilang, iningatan na ng Diyos ang pagbibigay ng pangalan sa Kanya. Dahil tinuturo ng Bible, ang tao ay may kanya-kanyang purpose sa buhay. Tayo, kapatid, ay lumitaw sa mundong ito, hindi biglaan. Kaya ka naging tao dahil merong kang role, merong kang layunin na kailangan mong gawin. At yung role o purpose mo sa buhay, minsan, totoo na sabi ng Bible, nakaakibat sa pangalan mo, sa kahulugan ng pangalan mo. Kaya ang pagbibigay ng pangalan sa anak, hindi ito iniimbento ng magulang. Ipinagpipray kay Lord yun. Kasi kung ano ipapangalan mo sa anak mo at kung ano ang kahulugan nun, yun ang nagiging ugali, yun ang nagiging kapalaran ng tao na iyon. Sa Bible lang ng itong si Rebecca at si Jacob, nagkaroon sila ng kambal na anak. Eh, ang unang lumabas ay itong si Esau, siya ang panganay. At yung ikalawang sumunod na nakakapit sa sakong ng kuya niya na unang lumabas ay si Jacob. Pinangalan ng Jacob ba naman? Eh, ang ibig sabihin ng Jacob, swail, mandurugas, manloloko. Kaya nung lumaki si Jacob, ayun, nandudugas si Jacob. Niloko niya, di ba? Niloko niya ang kanyang tatay. Kinuha niya ang basbas ng pagkapanganay. Kaya kung ano yung ipinangalan, yun ang naging karakter. Eh, meron palang ibang plano ang Diyos kay Jacob. Pinahayag dun sa nanay. Si Jacob, bagamat siya ay magiging bunso, pero siya ang magiging panganay dahil sa kanya ko ibababa ang aking pagpapala mula kay Abraham patungo sa kanyang lahi. E kaso, ang pinangalan nila, Jacob Mandurugas. Kinakailangan ngayon mabago ang pangalan niya, ang kahulugan ng pangalan niya para mabago ang kapalaran niya. Kaya noong sila, kapatid, nagkaroon ng encounter si Jacob sa Diyos, gabi yan sa Jabbok River, nag-wrestling sila. At alam ni Jacob, malaki ang kinalaman ng magulang niya kung ano naging buhay niya. Kasi mali ang pagbibigay ng pangalan. Siguro, baka mayroong artistang Jacob nung panahong yun. Si, yung pangalang Jacob Duloy ang pinangalan,
eh mandurugas ang ibig, ang kahulugan. Kaya natutong mandugas, natutong manloko, natutong mag-cheat o mandaya si Jacob. Kaya nung siya ngayon, nakaharap niya si Lord, wrestling sila ni God eh. Ang una niyang hiningi ay ambas-bas mula sa Diyos. Sabi niya, Lord, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo binabasbasan ang buhay ko. Paano siya binasbasan ng Diyos? Pinalitan ng Diyos ang pangalan niya. Dahil hindi pwedeng ibasbasan ka ng Diyos, taglay mo pa rin ang masamang kahulugan ng pangalan niya. Kaya ang sabi sa kanya ng Diyos, no longer your name will be called Jacob, but your name is now Israel. Pagkatapos nun, nabago na ang kapalaran ni Jacob. Naging siya ang pinagmulan ng 12 angkan ng Israel na pinili ng Diyos. Ibig sabihin ng Israel, prinsipe ng Diyos. Mula sa pagiging mandurugas, kaya tinasabi ng Diyos sa kanya, anong pangalan mo? Jacob. Umamin siya, ako po'y mandurugas. Kung itatranslate mo yung salitang Jacob, anong pangalan mo? Kung Jacob ka, ako po, mandurugas. Ang sabi sa kanya ng Diyos, mula ngayon, hindi na mandurugas ang pangalan mo, kundi prinsipe ng Diyos. Nabago ang kapalaran niya. Ikaw, anong pangalan mo? Nag-Google mo na ba kung anong kahulugan ng pangalan mo? Ito, payo lang sa mga magulang na nag-aabon. Baka mamaya dahil ang hanap buhay mo ay abon, kaya isusunod mo sa pangalan mo, yung anak mo, si Abon na rin. Pag ni-research nyo sa Hebrew Dictionary ang salitang abon, A-Victory-O-N, yun ang abon. Hebrew word po yung abon, hindi English word yun. Abon, meaning evil sa Hebrew. Sabihin, masama yung abon. Eh dahil yun ang hanap buhay mo, nag-aabon ka. Tapos nung manganak ka ngayon, sabi mo sa asawa mo, abon na ngayon, ipapangalan natin dito. Hindi mo alam, nagdideklara ka ng masama sa anak mo, evil. Kaya pag tinatawag mo siyang abon, para mong sinasabing, evil, halika rito. Kaya ang pagpapangalan, hindi po simple. I-Google mo kung ano ang kahulugan ng name mo. Baka mamaya kaparehas ni Jacob, mandurugas, kaya ganyan ugali mo. Diba? Ngayon kay Jesus, balikan natin si Jesus. Balak hiwalayan ni Joseph si Mary dahil akala niya niloko siya, chinit siya. Kasi nalaman niya, buntis ang girlfriend niya. Hindi naman niya ginagalaw dahil matuwid siyang boyfriend. Hindi naman sila nagsisex ng kanyang girlfriend na si Mary. Kaya sabi niya, hihiwalayan ko na lang siya pero dilihim ko na lang kasi kawawa naman si Mary. Baka siya ang pag-anuhan ng tuunan ng pansin ng mga tao, siya ay batuhin hanggang sa mamatay. Nung nasa ganun siyang pag-iisip, nakatulog. At sa panaginip, lumitaw ang anghel Gabriel sa kanya. At ang sabi sa kanya, Joseph, tanggapin mo ang iyong katipan na si Mary bilang asawa. Sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay buhat sa Espiritu ng Panginoon. At ang pangalan, tignan nyo ha. Akala natin hindi importante ang pagpapangalan. Nakialam ang Diyos. Baka mamaya mali ang ibigay na pangalan kay Jesus. Dahil pag mali, hindi niya magagampanan yung tungkulin niya, layunin kung bakit lilitaw siya sa mundong ito. At anong sabi sa kanya ng angel? Angel Gabriel yan ha. Hindi si Mang Gabriel ha. Si Angel Gabriel nagsabi. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Bakit? Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang salitang Jesus, meaning God saves. At yun yung naging purpose ni Jesus kung bakit siya lumitaw sa mundong ito. Para iligtas ang tao. Para siya maging savior o maging tagapag
ligtas. Kanina pa ako nagsasalita, pakipindot mo na nga yan, Brad. Hindi niyo pinapakita yung Mateo 1, talatang 20, yan. Tatapos na ako, gawin wala pa. Talatang 20 hanggang 21. Ayan o. Anong sabi? And you shall give him the name Jesus because he will save his people from their sin. Ang kanyang purpose is to be the savior of the world. Kaya hindi po pwedeng iba ang pangalan. Kaya kung may calling ang magiging anak mo, ingat ka kung ano ipapangalan mo dyan. Huwag ka basta-basta magpapangalan dahil ikaw ay avid fan ni Robin Padilla. Robin ang ipapangalan mo doon. Naku po, isusunod mo doon sa babae. Ay, sa babae na tuloy. Sorry. Isusunod mo doon sa pangalan, sa karakter ng tao. Amen? Dahil fan na fan ka nito, isinusunod ang pangalan doon sa sino man. Hindi niya alam, ipapangit ang karakter. Nakukuha din po yun, yung karakter na yun. Kaya ipinagpipray kay Lord yan. Hinihingi kay Lord at tapos nagbabasa ka ng Bible. Tingnan nyo, yung anak ko, si Pastor Jace, ang pangalan niyan ay Jahashiel Jeriel. Nung nalaman namin, nung hindi pa namin alam nung una, kung babaeng anak namin, Shekinah ang ipapangalan namin. Ibig sabihin, glory yun ng Diyos. Nung malaman namin sa ultrasound, lalaki pala, naganap ako sa Bible, nagpipray ako. Tapos dumako ko sa 2 Chronicles 20 verse 20, nasa panganib ang Israel. Hindi alam nila King Jehoshaphat kung anong gagawin nila. Biglang tumayo si Prophet Jahashiel. At ang sabi niya, Israel and King Jehoshaphat, huwag kayong matakot. Ipaglalaban ko kayo. So ibig sabihin, si Jahashiel ay isang mangangaral, spokesperson ng Diyos. Kaya sabi ko, magiging preacher ang anak ko. Magiging prophet of God ang anak ko. Bakit? Kasi yun ang pangalan niya. O, is yun ang magsasabi na magpapastor si Pastor Jace? Wala. Nung bata pa yan, tanongin mo, anong pangarap mo, anak? Gusto ko maging astronaut. Naku, astronaut, ang layo nun ah. Tapos ano ba kinaki, gusto niya maging police. Sabi, dapat ako lalaki ang tiyan mo. Eh, payat siya noong time na yun. Ano ba anak ang pangarap mo? Marami siyang pangarap. Pero never magpastor. Nung sabi kong gusto magpastor, anak, tanggi siya. Wala eh. Kasi bakit? Ang calling, pag ang Diyos tumawag sa'yo, babaguhin niya ang isip mo. Siya ang mag-aayos ng lahat. Amen? At isang araw na lang. Isang araw lumapit sa mama niya. Ma, sabi niya, mag-aaral ako sa Bible Seminary. Sabi ko, sweetheart, sige, pagpayagan mo, hayaan mo ang anak mo. Hindi natin tinulak yan para magpastor. Kasi nung una, nagagalit sa akin si sister wife ko eh, si Pastora Isabel. Ikaw hindi mo inikayat ang anak mo magpastor. Dapat siya magpapastor. Ako anak, sweetheart, huwag kang maging ganyan. Hayaan mo ang anak mo. Huwag mong didiktahan kung anong gusto niya. Hayaan mo ang Diyos. Inisip ko, nagbigay ako ng pangalan dyan. Amen? At yung pangalang yun ay taglay niya at yun ang magdadala sa kanya sa purpose ng Diyos. Ayun, isang araw, nagsabi siya na mag-aaral sa Bible Seminary. Tapos nagkaroon, nagtatapat ng 2019, nagkaroon ako ng sakit sa puso. Nasugod ako sa St. Luke's ba yun, sa ospital. Na hindi ako, sabi sa akin ng doktor, hindi ka pwede mag-preach. Ako, sino yung pangangaral ko? Ang anak ko nagbabantay sa akin, si Jace. Ako, anak, mag-preach ka sa Sunday. Akala ko tatanggi. Sige pa. Ako, nagsagod na ano ko ah. And the rest is history. Nagbigay ng way si Lord. Amen? Kasi yung pangalan, importante yun. Kaya wag nyo siyang isusunod sa mga bold actress kung babae magiging anak mo o sa bold actor.
Huwag mo isusunod ang pangalan ng anak mo sa mga sino ba mga artista. Eh maraming artista, hindi nyo lang kahit pogi, pag maputi, malamang bakla yan. Hindi lahat ng pogi. At hindi rin lahat ng maganda. Noong kami kakain sa Max Restaurant, diyan sa SM, Santa Mesa. Naghihintay ako sa kay Jess at kay Pastora. May binibili sila. Andun ako muna. Ba nakakita ba naman ako na ano, na ang ganda ng dalawang babae? Puro, mukhang mga ano sila, mga parang mga model eh. Magka-holding hands pa sila. Umupo sila sa tapat ko. Sabi ko, mga artista siguro to. May nagulat ako, hindi na nahiya. Nag-lips to lips doon sa loob ng ano. Ako, grabe ito mga ito, parehong babae. Kaya hindi porke maganda yan. Babae talaga yan. Tingnan mo katabi mo. Tiyakin mo muna. Babae ka ba? Diba? Amen. Kaya hindi porke pogi yan. Bihira sa bakla ang pangit. Kadalasan mga may itsura. At bihira sa mga T-bird o tomboy, ang pangit. Karamihan, maganda. Tingnan mo ang katabi mo, maganda ba? Nako, kabahan ka dyan. Okay. Ba't tayo napunta dyan? Ba't nga ako napunta doon? Hindi naman yun ang paksa ko ah. At dahil sa names, yes. Dahil sa pagpapapangalan. Kaya na pa ako nag-isip, paano kaya ako aalis dito sa ano? Yung pala dahil sa pagpapangalan. Thank you for helping me. Kaya ang pagpapangalan ay napaka-importante sa atin. Kaya kayo, marami dito mga dalagat binata pa lang. Pag nagkaanak kayo, kapatid, lalapit kayo sa leader nyo. Kung sino man ang cell leader nyo. Magpatulong kayo. Kami po ay buntis ang anak ko, leader. Ano kaya magandang ipangalan? Ah, mag-pray tayo kay Lord. Kailangan po yun. Hingin natin kay Lord ang tamang pangalan niya. Kaya buong kayo limutan yun, Ana. Pagka ikaw ay kinasal na. Mahalaga yun eh. Ganon din sa iyo, Camille, ha? Tatawa-tawa ka dyan. At pag ikaw nagbuntis na, ha? Kay Ren, ha? Importante po kasi yung pagpapangalan. Nakita ninyo rito kay Jesus. You know, si Jesucristo, ayon sa gospel, siya ang tagapagligtas. Kaya pagdating ng John chapter 3, verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. So, sa gospel, si Jesucristo ang itinuturo na tagapagligtas. Hindi siya naparito para hatulan ang mga taong makasalanan. Naparito siya para iligtas ito sa pamamagitan niya. At wala pong co-savior. Wala pong kasama si Jesus na tagapagligtas. Nag-iisa lang siyang tagapagligtas. There is no co-savior. Tatawag ka pa sa isa. Di dalawa na ang tagapagligtas mo. Isa lang ang tagapagligtas. Acts chapter 4, verse 12. Basahin na meron siyang isa lang na tagapagligtas. Sino yon? Tumayo ka. Isa lang ang Savior mo. Oh, dalawa pa kayong Jewit. Oh, sige, Jewit kayo. Ang dami nagtatayuan. Isa lang eh. And tumayo yung dalawa, sabay na sabay. Sige, sabayin na ninyo. Sabay kayo. Acts 4:12. 1, 2, 3. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Yes, walang kaligtasan kahit sa kanino mang iba. Walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para tayo maligtas. Hindi tayo maililigtas ng sino mang pangalan. Pangalan ng relihiyon na kinabibilangan mo,
Hindi yun ang tatanungin sa iyo sa heaven. Sangkang relihiyon kabilang? Kabilang po ako sa million-million na membro ng relihiyong ito. Hindi yun. Because there is no name under heaven given among men whereby we must be saved. Hindi rin po kapatid sa pangalan ng nanay mo o ng tatay mo o sa pangalan ng pastor mo. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yan na kaya ka pupunta sa langit dahil ikaw ay membro ni pastor ganito. Alam niyo sa ibang bansa, pagka naghahanap ka ng church, hindi pangalan ng church ang nakalagay. Pangalan ng pastor doon sa address. Kaya pag tinanong, hindi tatanong sa iyo sa ibang bansa, what name of your church or fellowship, but what the name of your pastor? Pag-alingan ng pastor. Hindi naman pastor ang magliligtas sa iyo. Pastor ang pwede magdala sa iyo sa impyerno. Pero isa lang ang pwedeng magdala sa atin sa langit. May pangalan na lalong higit sa lahat ng mga pangalan. Sa pangalan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo. Palapakan natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. Amen? Sa Kanya lamang, kapatid. So, your religion cannot save you. Cannot save your soul from hell. Your money cannot save your soul from hell. Pwede ang pangalan na pwede magdikta sa iyo, pera. Kaya kahit hindi ako dumadalo sa church, papadala ko yung aking tithes. Akala mo kapatid, yung tithes ang magsisave sa iyo. Kahit absent ka, umati naman yung tithes ko. No! You cannot be saved by your money. Kahit malaki pang donasyon mo sa simbahan, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Amen? Hindi rin ang prominent surname like si, go, tan, ayala, mga kilalang pangalan, hindi rin yan ang magliligtas sa iyo. Isa lang ang pwede magliligtas sa iyo, ang may pangalan na lalong higit sa lahat ng mga pangalan. Kaninong pangalan yon? Kaninong pangalan yon? Jesus. Tanong mo katabi mo. Sabi mo, hindi ka marinig ni pastor. Kaninong pangalan yon? Jesus. Hindi kita marinig. Grabe, parang kulang na kulang sa buhay. Kaninong pangalan ang pwede magligtas sa'yo? Jesus. Ganit ka ba? Kaninong pangalan yon? Pangalan ni Jesus. Sa John chapter 14, verse 1, anong sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Verse 2, sabi niya, bakit huwag magbagabag ang puso ninyo? Kasi sabi ni Jesus, in my Father's house, where is the house of the Heavenly Father? Dun sa taas. Has many rooms. Sa bahay ng aking tatay ay maraming kwarto. At ang sabi niya, kung hindi totoo yun, hindi ko sana sinasabi sa inyo. Pero ako'y pupunta doon sa tahanan ng tatay ko, sabi ni Jesus Christ, para maipaganda ko kayo ng inyong pupuntahan. At ako'y muling babalik at kukunin ko kayo kung saan ako naroroon, doon din kayo. Pagdating ng verse 4, nagtanong itong si Tomas. Sabi niya, Lord, di namin alam kung saan yung tahanan ng Father. Yan ang pinag-uusapan about the Father's house. Eh. Yun ang conversation eh. Amen? Kaya sabi niya, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Pupunta kayo sa bahana, sa tahanan ng inyong ama. E paano ang pagpunta doon? Yan ang pinag-uusapan. Paano ang pagpunta sa tahanan ng ama? Saan ba ang tahanan ng ama? Sa impyerno o sa langit? Sa langit. Parang ganito ang tanong. Paano ang pagpunta sa langit? Saan ang daan? Doon ba kami sa dating daan? O doon kami sa tamang daan?
At ano ang sabi ni Jesus? Verse 6. Pakibasa nga ni Chloe. Chloe, yan. Napasin ko si Chloe kasi ganda ng ngiti ni Chloe. Verse 6. Sige, Miss Chloe. Bigyan mo ka ng mikropono si Miss Chloe. Sayang naman ang tinig nitong batang ito. Hindi natin mapakinggan ang kanyang ginintuang tinig. Sige, Chloe. Verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yes, anong sabi ni Jesus? Sinatanong ni Tomas, saan ang daan patungo sa Father's house? Anong sabi ni Jesus? I am the way. Kung gusto mong pumasok sa langit, makasama kita sa tahanan ng tatay ko sa langit, ako ang daan. Ako ang katotohanan. At ako ang buhay. So, maliwanag kapatid na si Jesus Christ ang daan patungo sa langit. Kaya dapat, kung si Jesus ang daan patungo sa langit, manampalataya ka sa Kanya. Paano ka maliligtas? Maaring matagal ka nang dumadalo sa gawaing ito, hindi mo pa alam kung paano ka masisave. Nakikisabay ka na lang sa uso. Umaattend ka sa church pero you don't know how to get saved. Paano ko pupunta sa langit? How to get saved? Pakiclick nga dyan. Yan. Una, believe in Jesus Christ. Manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Acts chapter 16, 30-31. Pakibasa nga ng isang kapatid. Ilan nga natin basahin ni Sister Tin. Tin, yun yun. Acts 16 verses 30 to 31. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? 31. They replied, Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Yes, nagtatanong po yung in charge sa kulungan na pinagkulungan kay San Pedro, San Pablo at kay Silas. Ano ang dapat kong gawin para ako maligtas? Anong gagawin ko para pumasok ako sa langit? Anong sagot? Believe in the Lord Jesus. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo ay maliligtas. Madadamay sila. Amen? At anong sabi ng John 3:16? Anyone here can recite John 3:16? Sino po pwedeng magkabisa ninyo ang book of John 3:16? Sino po nais mag-recite ng John 3:16? Wala? Wala? Dapat kabisa mo yan. Salita ng Diyos yan. At yan ang magbibigay ng assurance sa iyo. John 3:16. Sige nga. Pakibasa nga natin lahat kung walang makakapagkabisa. Ready? 1, 2, 3. Yes. Ano ang sabi? Paano ka daw kapatid maliligtas? Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So napakalaga ng believe. Yung believe, yan po kapatid, ay faith kay Lord. At ang faith ay binubuo ng tatlong sangkap. Kung wala itong tatlong sangkap na ito, hindi siya faith. Hindi siya believe. Ang una ay paniniwala. Ikalawa, pagtitiwala. Ikatlo ay pagsunod. Ano yung una? Ano ikalawa? Ano ikatlo? Pagsunod. Yan po ang kabuuan ng to believe or to have faith in Jesus Christ. Kaya kailangan mong sampalatayanan si Jesus para maligtas ka. Ngunit, hindi po sapat manampalataya ka lang sa Kanya. Meron pang dapat kang gawin para pumasok ka sa langit. At maaaring ito ang kulang sa iyo. Yung una, yan, meron ka niyan. Naniniwala ka kay Jesus Christ. Kaya lang, maaaring ito ang wala sa iyo na kailangan siguraduhin mo. Anong number two? Repent of your sins. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Bakit? Mahalaga ba yan? Oo. Anong sabi ng Luke 5 verse 32?
Anong sabi ni Jesus? Hindi ako naparito para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Para saan? Para magsisi. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. At yan din ang binilin ni Jesus Christ bago siya umakyat sa langit, na kailangang maipangaral ang pagsisisi. Kasi kung wala yan, hindi pwedeng mapatawad ng isang tao sa kasalanan. Luke 24:47. Basahin naman ni Sister, ano pangalan nito? Karen? Sige. 24:47. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. O kaya sa pangangaral about Jesus Christ, hindi faith lang ang pinangangaral. Kasama ang repentance. Bakit? Kasi without repentance, walang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. O sige, maniwala ka. Pero ang hinihingi ng Diyos din sa iyo ay hindi lang maniwala ka at manampalataya ka at magtiwala ka sa Kanya. Ang hinihingi din ng Diyos sa iyo ay magsisi ka. Sapagkat ang sabi, repentance for the forgiveness of sins will be preached in Jesus' name. So, pag pinangaral si Jesus, laging kasama ang repentance. Ano ibig sabihin ng repentance? Yan ba ay kailangang humagulgul ka? Yan, nag-repent yung tao. No. Repentance is not crying, is not yelling. What is repentance? Repentance is metanoia in Greek word. Na ang ibig sabihin, a change of mind. Nagbago ang isip mo. Which has something to do with the thoughts and decision of the will to decide to separate from sin. Nag-decision ka sa isip mo, hindi ko na yayakapin ng kasalanan. Hindi ka umiyak, hindi ka nagsisisigaw, pero nakapikit ka at nagsabi ka, mula ngayon, break na kami ng kasalanan na ito na ginagawa ko araw-araw. That is repentance. Kaya kung naniwala ka pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil sa ginagawa mong kasalanan, walang salvation sa iyo. Naniwala naman ako. Kaya lang sabi ni Jesus, hindi naman faith lang naman yung pinangangaral. Repentance. Kailangan bitawan mo yung kasalanan ginagawa mo. Baka hanggang ngayon, umiinom ka pa. Baka hanggang ngayon, kapatid, nanonood ka pa ng porno. Baka hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Hindi ka pupunta sa langit niyan. Naniniwala ako kay Jesus Christ. Okay, naniniwala ka. Hindi naman ang sinabi sa Bible na paniniwala lang. Ang sabi sa Bible, repent and forgiveness of sins will be preached in Jesus' name to all nations. So, yung repentance, importante para ang tao makatanggap ng kapatawaran. Kaya may mga tao, hindi si hanggang paniniwala lang sila. Kaya kahit matagal na silang Christian, 50 years, hanggang ngayon, hindi iniiwan ang pagsusugal. Maraming ganyan. Marami na akong pinuntahang simbahan. At ang mga edad ng simbahan ay 300 years pa. Pero magulat ka, mga miyembro palamura. Malayo pa lang ako, nagbumurahan na sila doon sa pintuan ng simbahan. Parang, ba't ganun? Kasi, hindi na ipangangaral, kailangan pala sa salvation ng repentance. Pag sinabing repentance, makikipaghiwalay ka sa kasalanan ng ginagawa mo. Nakikipag-live-in ka. Anong sabihin ng live-in? Nagsasama na walang kasal, believer ka. Ay, dapat kung talagang ikaw ay lumapit kay Christ, at pwede naman kayong ipakasal, magpakasal ka na. Tama po ba yun? Kasi yun ang sabihin ng repentance. Amen? Kaya mahalaga po, kapatid, ang tinatawag nating repentance. Dahil yun na ipapakita kung pupunta ka sa langit o hindi. Kaya ngayon, mababaw ang Kristyanismo ngayon. Bakit nagiging mababaw? Hindi na pinangangaral ang repentance. Puro faith na lang.
Kaya yung tao nananatili sa kasalanan. Kaya iniisip ng tao, mag-repent ka. Hindi, ang salvation is not good, is not by good works. Teka muna, nagkakabali ka dyan. Ang repentance, decision ng isip yan. Na mula ngayon, hindi na ako gagawa ng kasalanan ito. Kung dati ka nangungupit, kaya hindi mo nalalaman ng nanay mo, lagi nababawasan yung pera niya doon sa kanyang wallet kasi kupit ka ng kupit, mula ngayon, hindi ka na kukupit. Magugulat ang nanay mo ngayon, bakit nadadagdagan ng pera ko? Kasi binabalik mo na yung mga nakupit mo. Di ba? Oo. Ganun po yun. Amen? O, biglang nagbago mukha ng iba sa kanya yun. Bakit ko sa repentance? Yun. Yun dun po tayo. Number one lang ang aking i-share sa inyo. Apat yan. Pero isa lang ang aking inuna munang ituro sa inyo. Kasi yung ikalawa, mahaba-haba din yun eh. Ito nga, isa lang, napahaba na ako eh. Di ba? No? Kaya na pa ako sinesensyan, 3:30. Eh, alas 5 na ata, o alas 6. 3:30. At 3:30. Kala ko alas 5, alas 6 na. 3:30. Anong oras na sa iyo? 3:40 na ba? Yun, 5 minuto ako sumobra. Okay. So, isa lang ang aking isiner sa inyo. Ngayon, kung buhay ka sa susunod, maka-attend ka uli ng Sunday. Ipagpapatuloy ko yung ikalawang gospel. Amen? Ano yung unang gospel? Jesus is the Savior. Oh, kaya apat yan eh. Kaya apat na Sunday kang dadalo para lubos mong maintindihan ang gospel. Para pag nag-share ka, sasabi mo sa kanya, share ko sa iyo ang gospel. What is the gospel? Jesus is the Savior. Okay? Ngayon, sino sa inyo ang papasok sa langit? Nabawasan ba ang pagkataas ng kamay? Repentance is needed. Hanggang ngayon, lumapit ka kay, patanggap ako, lumapit ka kay Jesus, tinanggap mo si Jesus, pero hindi mo give up yung sama mo ng loob sa magulang mo o sama mo ng loob sa ex mo, sama mo ng loob sa pinsan mo o sa taong gumawa ng masama sa'yo. Hindi ka pa rin papasok sa langit noon kahit tumanggap ka kay Jesus. Nasa Bible po yan eh. Ang sinumang nagtatago ng sama ng loob, mamamatay tao sa harapan ng Diyos. Unang 1:3, talatang 14 hanggang 15. At ang sabi ng Bible, walang mamamatay tao na may buhay na walang hanggan. So, sabihin, kung masama ang loob mo sa isang tao, hindi ka pwedeng pumasok sa langit. Kaya nga yung isang pastor na naaksidente, sa Nigerian pastor, naaksidente siya at namatay siya. And then, pinicture sa video na siya'y ibinurol ng 3 araw at nasa kabaong. Pagkatapos, may krusada ang isang ebanghelista. Dinala ang kabaong niya. Hindi pinayagan ipasok ang kabaong. Baka kala nila may bomba sa loob. Ang ginawa, inilabas yung bangkay. Yung bangkay ng pastor ang pinasok doon sa crusade. At ipinag-pray na maraming pastor. Alam niyo po, nabuhay yung pastor. 3 araw ng patay, 3 araw ng binuburol, nabuhay na muli. At pagkatapos ng mabuhay, in-interview siya. Ano nangyari sa kanya nung siya ay namatay? Ang sabi, nung siya ay namatay, sinundo siya ng 2 anghel. Pinapunta siya sa langit. Kaya lang, sabi sa kanya, hindi ka pa po pwede mag-stay dito dahil hindi mo pa oras. Tapos, kinakausap niya si Jesus. Sabi sa kanya ni Jesus, kung time mo na, hindi ka papasok dito. Sabi niya, bakit po, pastor ako? Hindi kita papapasukin. Sabi ng Diyos, eh, pastor ako, ba't ako pa pwede pamasok? Kasi, bago ka mamatay, hindi kayo nagkikibuan ng asawa mo. Meron kang sama ng loob sa asawa mo. Nag-away kayo ng asawa mo. See, panoorin niyo po, ano bang Raised from the Dead ang title. Hanapin niyo sa YouTube, Raised from the Dead. Mababa, panood niyo po doon. Tapos sabi sa kanya, eto, dadaling ka doon sa pupuntahan mo sana kung time mo pa. Dinala siya ng 2 anghel doon sa impyerno. At nakita niya maraming tao na naghihirap at nagdurusa. Ang daming tao na nagsisisi sa impyerno kaya lang huli na.
At doon, nandoon siya, nung siya ipinagpipray. Kaya nung siya ay kitang-kita sa video, yung patay eh, bumangon siya, naghahanap siya ng tubig kasi parang uhaw na uhaw siya. Yun ang testimony ng isang taong namatay na at muling nabuhay. May langit at may impyerno. Kaya kung may sama ka ng loob, kailangan mo ng repentance. May tampo ka. Kanino ka may tampo? Makipag-ayos ka. Hindi po pwedeng taglayin mo, sama mo ng loob. Kung wala dito yung tao, nakasamaan mo ng loob, puntahan mo sa bahay. O kung magkita kayo sa bahay, humingi ka ng sorry, humingi ka ng tawad. Kasi, huwag mo'y pagmalaki, sumampalataya ka kay Jesus Christ. Kung walang repentance, walang forgiveness of sins. Repentance is essential. Kaya patawarin mo na ang marami may utang sa iyo. Mga utang sa labas. Maraming mga, sabihin, mga hinanakit sa puso mo. Okay? Sige, tayong lahat ay yumuko. Yumuko tayo.